Hello everyone. Happy Friday. Happy Friday here in the US. I think in the Philippines it's already Saturday morning. Now medyo late tayo dito. Thank you so much guys for watching. Ang daming nag-aabang no sa ating live ngayon. Thank you guys. This is Arlene Stone. AKA Arlene Rocks and from the New Beginning channel no. Bakit natin ginawang New Beginning itong ating channel? Used to be the Braveheart. Ginawa natin New Beginning because parang ganun, doon papunta yung ating ano, yung ating program, no? We're just following what God lead us and how God is going to use this channel. So, ang future plan ko kasi yung mga victims, yung mga survivors ni Kibuloy, ay gagamitin itong platform na ito to so that they can also share their story. So pagka natapos na itong lahat ng mga investigasyon natin, ay lalabas na sila dito sa ating channel. And that's why we call this channel The New Beginning kasi it is really a new beginning for all of us, no? But today guys, pag-usapan natin ngayon si Kibuloy uli. Itong channel na ito ay talagang naka-designate naman ito kay Kibuloy. No? Si Kibuloy ngayon ay nagtatago pa rin. Meron na silang ginawa na tracking, no, yung PNP natin. I'm actually a little bit surprised kasi yung ating PNP pala ay high-tech na rin, no? Parang ano na rin. Parang sumasabay na rin sila sa technology natin ngayon dito sa US na pwede na silang hanapin, pwede na nilang hanapin yung isang salarin sa pamagitan ng cellphone devices, no, sa mga tracking devices na nailagay sa ating mga cellphone o sa mga smartwatch, you know, everything smart. Buti pa yung mga kagamitan natin ngayon ay smart na, pero itong mga member, mga worker ni Kibuloy, hindi talaga naging smart. Hindi talaga nabago yung mindset mula nung ano, 19 kupong-kupong, nung 1980. Alright guys, thank you so much. Magandang umaga sa Philippines. Good morning Philippines, good evening, good afternoon sa ibang party ng Pilipinas. Thank you guys for watching. We will read some comments no before tayo pupunta sa ating discussion this morning. Okay, sabi ni Denly Cajiras, hi Ma'am Arlene, watching from Island Garden City of Samal. Ang ganda kaya ng Garden City diyan sa Samal. Kumusta po kayo? Someday pupunta tayo dyan. Paborito ko yung Pearl Farm. Linlin Apulis, good morning, Sis Arlene. Hello, Linlin. Good morning din sa'yo. Thank you for being here. Bobby Kalunsag, hello, Ma'am Arlene. Nice to be here from Italy. Hello, Bobby. Thank you so much for joining me here. Good morning dyan. Anong oras ba dyan sa Italy? Dito sa amin is almost 5 o'clock in the afternoon. Alam ko sa Pilipinas mag 6 o'clock na. No, at Saturday ngayon doon. So, salamat guys. Divine Grace, good morning Ma'am Arlene. Good morning din sa iyo, Divine Grace. Toy Cuevas, good morning Miss Arlene. May the good Lord bless you always. Thank you, Toy. For the kind words. Thank you so much, Eduardo. God bless po Ma'am Arlene. God bless din sa iyo, Eduardo. Thank you. Verly Wondering, good morning Sis Arlene and bless you more. Yes, Verly, thank you so much. God bless din sa iyo, Maximo Dakaya. Good Saturday morning, Ma'am Arlene, and all of your followers all over the world watching from Melbourne, Australia. Hello, taga Australia. Thank you so much at salamat for being here. Ano daw sa ating mga followers, good morning daw sa inyo at magandang gabi, magandang araw from Maximo. Linlin Apulis, malaki po ang confidential fund nila sis. Yes, thank you Linlin. Divine Grace, new haircut, ma'am. Wala, tinali yung lang yung buhok natin. Walang haircut. Wala, hindi nakapag-ayos ng hair. Thank you, Divine. Power, good morning, ma'am Arlene. Watching from California. God bless you, ma'am. Power, thank you so much. Marie
Marius Magayam. So wala na pong KPW sa Kingdom, Ma'am Arlene, tuwing Linggo. Watching from Qatar. Parang ano, parang wala. Di ba yung ano naman, kahit nandoon si, ano, si Mangkanor, meron silang ginagawang panambahan gamit yung kanyang mga old videos. So siguro, ngayon kasi yan naman ang sinasabi ni Mangkanor, kahit noon pa, no, nung nag-umpisa pa itong television ministry niya, na noong araw ay nagre-rent pa lang kami sa, ano, sa Channel 13 yon, yung The Hour of Truth. Oh, tapos yung nagbabayad, kaming mga worker at mga member. Oh, laging sinasabi ni Kibuloy noon na balang araw daw, kapag siya daw ay kukunin na ng Ama at mararapture na, yung kanyang mga recording daw ang ipi-play sa ano, sa mga programs, para patuloy daw na yung mga members at mga workers ay makakain ng kanyang manipulation. So, ganun po. Ang tingin ko, patuloy pa rin siguro nilang ginagawa 'yan, pero wala nang ano, wala nang invitation, no. Kasi dati, lagi kaming nag-iimbita ng mga visitors, no, bus, jeep, yung aming ano, yung aming mga visitors, lahat kami kailangan mag-imbita kasi kailangan talaga titingnan puno yung ano, yung panambahan kapag andyan si Kibuloy. Pero pag wala naman, walang nagsisimba kasi walang nag-iimbita. Kaya yung sinasabi ni Kibuloy na 7 million o 6 million, naniwala naman itong mga tao, hindi po totoo yan. Kasi kami, nag-iimbita kami ng mga bisita para puno tingnan yung venue namin. So, ganun po. So, sa tingin ko, patuloy pa rin yung kanilang PWP sa Kingdom, pero mga workers na lang, no? Yung mga workers na hindi pa lumabas, yung mga workers na hindi pa nagising. No, grabe siguro, no? Ang utak nila ba sa ganitong pagkakataon? Nagtatago na yung boss nila, wanted na, multiple wanted fugitive or wanted or warrant of arrest ang na-issue. Tapos maniniwala pa rin sila na talagang pinadala yan ni God. Talagang hindi ko na maintindihan kung anong klaseng brain meron sila, guys. Hindi ko na talaga maintindihan. So, sa tingin ko, sa mga workers na nandoon pa, no, patuloy pa rin yung kanilang panambahan, but wala nang mga visitors ngayon. Verly Wondering, thank you so much po sa ano ninyo, sa padala ninyo na tulong sa atin. Salamat sa financial help at support. MRTA, hi ma'am, we support you and we pray for you every night and all victims that they may receive the justice they deserve. Huwag kang bumitaw, please. Help the people who needs help and has no voice. Yes. Salamat po. Salamat. And thank you so much for the support sa mga prayers ninyo. Malaking bagay yung prayers niyo, guys. No? Kung wala sigurong mga tao o mga anak ng Diyos na nanalangin para sa atin. No, I don't think we're still here right now. Sa dami ng dinaanan natin. No, but, you know, God gave us the grace to stay here dahil po sa mga dalangin ng mga matuwid. You know, we are not perfect. Nobody's perfect, but God listened to our prayers because of what He sees in our heart. At salamat po talaga sa lahat. Connie Lago, happy Friday to everyone. Yes, happy Friday din sa'yo, Connie. John Borja, hi Ma'am Arlene, I'm watching from London, UK. Thank you, John. Salamat sa mga taga-London. May panambahan din si Kibuloy, may group din si Kibuloy dyan, at pag-uusapan natin yan mamaya, no? Pero ano na, unti-unti nang nagdi-dissolve ang grupo ni Kibuloy. Kaya masaya tayo, not because sinira natin yung kanilang tinatawag na Kingdom Nation. Hindi yun ang layunin natin. Ang layunin natin ay i-hold natin accountable si Kibuloy at ang iba pang mga salary na kasama niya. No, kung ang consequence ay ma-dissolve yung kanyang kingdom or kanyang bansang kaharian, then that's all in God's hands, no? So, salamat po. Elvin Caliso Delgado, hi Ma'am Arlene, watching from Taiwan, sinisingil na si Kibuloy ni Satanas, sa totoo lang. Salamat, Elvin. Isa ka rin ba sa mga nabiktima ni Kibuloy dyan sa Taiwan? Marami kaya nabiktima yan si Kibuloy ng mga OFW natin.
No, sa Hong Kong, oh my God, kahit nung nandoon pa ako nung 90s, sila talaga yung bread and butter ng ano ng gawain ni Kibuloy. Grabe ang demand doon sa mga ano mga OFWs natin hanggang dumating nag-branch out na sila doon sa ano sa Taiwan, sa Singapore, sa Malaysia. Lahat sila, imagine yung mga ano nila, yung mga kita nila, kinukuha yan ni Kibuloy kasi may mga ano sila, may mga goal. So yung mga projects ni Kibuloy, yung katulad ng television, yung ano talaga, yung mga members, mga OFW natin ang nagpa-finance. Kahit yung gawain dito sa US na mag-uumpisa pa lang, sila ang nagpa-finance. Kaya kawawa talaga yung mga kababayan natin na nabiktima ni Kibuloy. Walang-wala sila. Yung mga pamilya nila nagkawatak-watak. Kasi paano hindi magkawatak-watak? Magulang o yung anak sa ibang bansa para makatulong, masuportahan yung pamilya. Ang nangyari, doon kay Kibuloy, binigay yung mga suporta. O, patuta. Isa din ako sa ano dyan. Ano tayo dyan? Included tayo dyan. Hindi tayo exempted, no? Marami, marami kami na nabiktima ni Kibuloy, no? Kaya hopefully magising na yung ating mga OFW. Grabe naman, wag naman tayong ipatuloy natin yung ating upgrade ba? Upgrade naman tayo nung siguro I can give myself, you know, some type of rationalization na nabudol ako because I don't know much at that time, bata pa ako. Tapos wala talaga akong alam, naniwala ako, layunin ko lang naman ay maglingkod sa Diyos. Oh, pero napunta ako doon kay Kibuloy at doon naranasan yung mga bagay na hindi dapat maranasan ng isang bata, no? Pero nagpasalamat tayo kasi God has a plan. Kung hindi din siguro ako dumaan doon kay Kibuloy, hindi ko alam kung ano yung mga nangyayari sa loob ng kingdom ni Kibuloy, eh baka wala rin tayo dito ngayon, no? Hindi tayo makapagsalita ng ganito, hindi tayo ganito ka-bold na magsalita. Kasi paano ka maging bold magsalita kung wala ka namang nalalaman? Kung hindi mo na-experience yung buhay na yun. Kaya lang naman tayo ganito magsalita because we experience it, we live with it, you know? Nang matagal na panahon, kahit na nung lumabas tayo, hindi pa rin yung naglilinger pa rin yung ano, yung side effect ba, kung sa droga pa, yung side effect ng ano ng drugs. Patuloy pa rin na hinahawakan yung aming mga brain, yung aming mga mind. Kaya ganito tayo, no? At ang layunin ko na talagang ma-awaken yung marami para naman magkaroon sila ng chance na mamuhay na normal, ng chance na ma-enjoy nila yung kanilang buhay, yung kanilang family. Kasi, you know, ang sarap kaya magkaroon ng pamilya. Ang sarap na magkaroon ng tunay na relationship sa pamilya natin, no? At sa ating sarili. Wala yan doon kay Kibuloy. Kaya gusto ko na layunin ko sana na yung mga members, mga workers ni Kibuloy ay mabuksan talaga yung kanilang isipan, no? Para hindi naman siguro huli ang lahat. We can start wherever we are. Kanina may interview nga pala ako para sa project ko na ano sa ipapalabas sa Hulu. Someday it will air that siguro sa fall lalabas yung ating ano yung ating project sa Hulu. Then during that interview, no, na-realize ko na yung mga bagay pala na dinadaanan natin, sometimes it will just appear, you know, in our front. Hindi natin na-foreseen yun. But then God has plan. Bakit niya hinayaan o bakit yun nangyari sa atin? Kasi for me, I told the, you know, the person who I was talking to na representative sa Hulu, sabi ko talaga na I started my life when I was already 40 years old. No, doon pa ako nag-umpisa, guys, na mag-aral ng high school. Imagine that. Oh, sa daming taon na nasayang sa akin dahil sa paglilingkod ko dyan kay Kibuloy. But God gave me a chance to start. May nangyari po sa buhay ko na kailangan kong mag-umpisa ng maayos. Kasi dito sa US, kapag wala po tayong education, no, even though, nung time na yon, wala akong high school
diploma, pero meron ako magandang kita, magandang trabaho. Na yun naman ay pinapadala ko lahat yung income ko dyan kay Kibuloy. Dahil sa mga goal, sa mga kota. E buti na lang, yung asawa ko na piloto, malaki naman yung sahod niya. He covered all the expenses sa bahay namin. Kaya yung lahat ng mga sahod ko, binibigay ko sa gawain ni Kibuloy. But then time comes na sinubukan yung aking family, dahil nga din sa pagsusunod ko kay Kibuloy, nagkahiwalay kami at kailangan kong manindigan na sa sarili ko, no? E nagkataon na lay off ako doon sa work ko bilang isang quality supervisor. At nung naghanap ako ng panibagong work, nahirapan akong kumuha ng work na malaki yung sahod na wala kang education na ipapakita. So what my option then? Ang option ko, I have to see what I have in my hand. So ang ginawa ko, pumunta ako sa government. Sinabi ko talaga, this is my situation. I am a single mom. At wala akong high school diploma. Na-lay off ako sa work ko kasi yung company ay binili ng bank company. So I have to start looking for a job na kailangan kong, na pwede kong masuportahan yung aking mga anak. As a single mom dito sa US, ang hirap kaya. No, so ganun ang nangyari sa akin. I started, guys, when I was already 40 years old. I started to go to school and get my GED. Buti na lang dito, merong dalawang option. O pupunta ka ba, kukuha ka ng high school diploma, or ipapasa mo yung GED. Yung GED requirements dito, kailangan mo lang pasahin yung apat na courses, no? Yung social studies, English, science, tsaka math. Yun ang kailangan ipasa mo yan para makuha mo yung GED. And GED is equivalent of high school diploma. So, ang ginawa ko, tiningnan ko, sabi ko, I need the material. Kailangan kong i-digest muna ito. So, nag-study, binigyan ako ng material. So, I sign in. Sabi ko, okay, I will try my best na ipasa ko itong mga subject na ito. So, ang ginawa ko, guys, that is really good, no? Kasi nung nag-apply ako ng citizenship dito, yung social studies, parang pareho lang din. So, hindi na ako nahirapan na nung nag-take agad ako ng exam, 1 week, ni-review ko lang, nag-take ako ng exam, pumasa agad ako sa social studies. So, tatlong course na lang yung kailangan kong ipasa. Tapos, I studied, ang sinunod ko yung English, kasi mas madali lang yung English intindihin, no? So, pumasa ako ng English less than a month, no? Since nag-sign up ako sa program. Tapos, nung science na, pinasa ko din yung science within 2 months sa program ko. Tapos, doon na ako nagka-litchi-litchi sa pagdating sa math. I have to be honest, no? I'm not the smartest person pagdating sa math. So doon ako nagka-litchi-litchi, guys, pagdating sa math. Alam mo, ilang tries ko bago ako pumasa sa math. Kasi imagine 28 years na nawala ako sa school. Kasi third year high school ako nung traffic ako dyan ni Kibuloy sa Maynila eh. Pagbalik ko ng Davao, wala nang yung mga grades ko. Boom talaga, guys. Bumagsak. Puro talaga at siya. Yung nanay ko umiyak. Kasi nga puro at siya yung grades ko. So sino pa ba ang gusto na mag-aral? Because I was already discouraged. Binulong na nila sa isipan ko na huwag ka nang mag-aral kasi babalik na si Jesus. Jesus Christ is coming. Yung mouth pinatubo, umutok. Yan na. Ano na yan? Sign na yan na darating na si Jesus Christ. Kaya yung education mo, wala nang value yan. Mag full-time ka na because that is the greatest calling. Ito naman, iniwala. Sama ko yung kapatid ko. Yun na, nag-worker kami. So, hindi ko natapos yung third year high school ko, guys, nung nandoon ako kay Kibuloy. Hanggang second year lang ako. So, kaya nung pumunta ako dito, God is good. Kasi kahit hindi tayo nakatapos ng high school, marunong naman tayong magtrabaho. Yan lang ang ibibigay ko na yung tawag nito. Yung account kay Kibuloy, kasi doon tinuruan talaga kami na magtrabaho ng maayos. Meron nang yung tawag ni Kibuloy na
three pillars of the kingdom, yung financial revolution daw, siya lang naman ang nakikinabang, tapos yung revolution of excellence, ibig sabihin yan, lahat ng gagawin namin kailangan excellent, no, sa paglilinis, kahit yung tawag nito, yung ating personal hygiene, kailangan excellent. So yan ang tinuro ni Tibuloy sa amin na hanggang ngayon, dala-dala ko, that's the positive thing na dala-dala ko hanggang ngayon. Tapos yung, ano pa yung isa, yung spiritual excellence or something like that. That's related to yung bringing the soul of man to the kingdom. So wala na tayong pakialam dyan kasi yung layunin lang naman niya ay para gamitin na maging isa sa mga business niya na human trafficking. So yun lang naman ang dahilan. So anyway guys, balik tayo sa stories, no, na yung nagkaliche-liche yung aking mat. So but then after 6 tries, 6 lang naman, at least hindi umabot sa 10. So after 6 tries, pinasa natin yung mat. And that was total of 6 months. No, 6 months, nakuha ko yung GED ko. So after nung nakuha ko yung GED ko, that's when I decided na kung nakuha ko yung GED ko na more than 25 years, yung brain ko ay hindi gumagana, maybe I should try to proceed to college, to university. So din doon ko na dinala yung aking GED diploma. Sabi ko, I want to enroll sa program nila. So tinignan ko yung program, natanggap naman tayo. So nung natanggap tayo, I give my best kasi yun ang tinuro ni Kibuloy sa amin na dala-dala namin hanggang ngayon. No, so I give my best nung nasa college na ako. And the first semester ko guys, it was 16 units, 16 credits yan dito sa amin. Full load yan. Eh, nasali po tayo sa dean's list, no? Na involved, naging isa tayo sa mga dean's list nung time na yun. So that gives me the inspiration na magsumikap, mag-aral. Kasi meron talagang reward kapag ibigay natin lahat. So ganun ang nangyayari. Kaya sa mga workers ni Kibuloy, hindi ko na ipagpatuloy yung stories na yan because that's my personal stories. But what I'm trying to say here is we can start wherever we are. No, sa tingin natin, we are discouraged kasi ang dami ng panahon na nasayang. Ang dami na. Hindi na natin maibabalik yun. Those times, those things are gone. What we have now is ourselves. And we can start wherever we are. I truly believe, no, na lahat tayo binigyan ni God ng pagkakataon para mag-umpisa. Every day is a new day. Every day, kaya sila tinatawag na present, no, because we don't expect that tomorrow will come. No, kasi pwede naman tayo mamatay anytime, di ba? Oh, kaya i-enjoy natin ang today and we can use today to start all over. Kaya sa mga members ni Kibuloy, lalong-lalo na sa ating mga OFW, mga kababayan natin na they are struggling, no, I hope na mabuksan yung mga isipan ninyo and you can start. You can start all over. At sa mga workers din ni Kibuloy na ngayon ay nabuksan ang isipan, marami pong mga workers si Kibuloy na lumabas kahit sa ibang bansa, kahit dito sa US. Both of them na lumabas na. But naintindihan ko yung kanilang sitwasyon. Mahirap talaga pagka wala kang ibang alam kundi sumunod and then you have to start using your own freedom of choice. Kasi lahat ng gagawin natin, we have to face the consequences and rewards, no? So it's very important na gamitin natin at talagang makinig tayo what our heart is telling us. If our heart tells us na, no, wag mong gawin yan kasi pag may nakakita sa'yo, matutrouble ka din, don't do it. Kasi what I have in my mind, kung yung sarili ko, yung puso ko ay sasabihin na if someone will see me doing these things and if they are proud of me, then I will do it and then that's a good thing. Pero kung guilty naman ako kasi alam ko na kapag may ibang tao na nakakakita sa ginawa ko ay hindi kaaya-aya, ay huwag mo nang gawin. Diba? So we can start wherever we are, guys. No? So
Naku, para ako nag-preach dito. So, yan lang. Gusto ko lang na magbigay ng encouragement. Kasi yung ating time ngayon, although we are happy, no, kasi yung justice is here. But then, I am also burdened. Kasi alam ko na yung mga kasamahan ko dati, they are unsure kung ano magiging future nila. Pag wala na si Kibuloy ngayon, nagtatago. E paano kung talagang makulong na si Kibuloy? What will happen to them? No? So yun ang ano, yun yung dahilan bakit kailangan natin i-widen yung ating understanding that, you know, there's always opportunity in this life. If we cannot see the opportunity, then we have to create it. No, create it. God will give us the wisdom on how to do it in the proper time. No? So anyway, guys, hindi naman yan ang topic natin this morning. No? Ang gusto kong pag-usapan natin, guys, ito. Sadali ha, i-share ko muna sa inyo itong aking window. Ito ang gusto kong pag-usapan natin. Sino ba itong mga ito, guys? So ito yung mga iilan sa mga pastoral. Hindi lang ito, mas marami pa, no? Hindi ko naman mailagay lahat dito. Tsaka yung iba naman, medyo tender pa sila. Kaya ayoko rin na ma-expose sila dito, no? Just for their protection. Pero pag-usapan natin itong mga manang. Tinatawag namin to ng mga manang doon sa loob. Itong mga inner of the innermost ni Kibuloy na mga administrator. Sila yung mga pinakaunang mga babae ni Kibuloy at sila ang naging bugaw na ngayon ni Kibuloy. So, let's discuss. Let's talk who they are, no? Sandali, ayusin ko muna itong aking screen para makita natin sila ng maayos. Okay. So, ito guys. Itong nasa left side, ito si Felina Salinas. So, yan ang sinasabi ko sa inyo na siya yung bugaw namin nung ako ay pastoral, no? At siya ay nandito sa US at isa siya sa mga kinasuhan dito. Isa siya sa mga haharap din sa amin kapag si Kibuloy ay nandito na. Sa November 5 yung ano natin yung hearing dito sa US. So siya si Felina Salinas alias Ing Ing Salinas, no? Maganda yan nung kabataan, lumaki din yan kay Kibuloy. 13 years old pa lang yan kay Kibuloy, no? At 14 years old daw siya na inumpisahan ni Kibuloy. So pero ang nagbugaw sa kanya ito si Ate Ingrid Canada. So ito si Ate Ingrid, isa siya sa nag-surrender nung nakaraang araw, no? Isa siya na nag-surrender kasama ni Jacqueline Roy. So nakita natin ito si Kibuloy. Ito naman si Maripio Canada alias Didi Canada. Isa din siya sa mga inner of the innermost, magkapatid yan sila, Canada. Si Ingrid, si Didi. Magkapatid yan sila, puro administrator. So ito naman, sino ba ito? Ito si Bebot Delis. Si Bebot, dyan na din yan lumaki sa kingdom. Isa din siya sa mga bugaw. Siya yung nagre-recruit ng mga babae from Brazil, no, at saka Ukraine. Bumibisita ito si Ate Ingrid doon sa Ukraine. Pero ang in-charge talaga doon, itong si Bebot Delis at siya din ang in-charge sa Brazil. So nagta-travel si Bebot Delis. So doon sila ang nagsasalang, sila ang naghahanap ng mga pastoral na niriregalo nila kay Kibuloy. No? Ito naman si Didi Canada, siya yung administrator sa Canada. No, di ba? Canada may meron tayong ano followers dito na tinanong. Yan ba ang ano? Yan daw ba ang last name ng mga Canada? Eh kasi taga Canada siya. Sabi ko,
may-ari yan sa ano, sa Canada. So ito, si Didi Canada, siya yung administrator sa Canada. May mga pastoral din na galing sa Canada na dala ni Didi. Karamihan po sa kanila ay lumabas na. Pero noong sila ay lumabas at tayo ay nandito sa social media, pinuntahan sila ni Didi at sinabihan na huwag silang makisali, huwag silang makisausaw sa issue. At saka inukiran siyempre ng money kung ano daw ang needs nila, magsabi lang daw, no? So yan ang ano, yan ang scope ng situation na to. So yan ang mga innermost at mga administrator ni Kibuloy. Marami pang mga kasama, hindi ko lang nailagay dito. Sa susunod, pag-usapan din natin sila. Yung iba, kung sino sila at ano yung mga papel nila. Ngayon, ito, sino naman itong mga to? Ito si Jack Roy, no? Kasama siya ni Ingrid Canada na sumurender nung isang araw. Siya ang in charge sa music ni Kibuloy at siya din yung latest bugaw ni Kibuloy. Siya yung nagpa-facilitate sa mga bagong pastoral, nag-i-schedule kung sino yung sasalang in that every night, no? At ito naman si Stephanie Ibarra. Lagi ko namang na-features to dito, no? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa to nung doon kay Kibuloy. Actually, si Renita Fernandez, yung isa sa mga nakita ninyo sa Rappler, siya yung nag-convince sa nanay at sa lola nitong ni Stephanie. Si Stephanie nung time na yun ay ano pa lang, siguro nasa 5 years old. At kinonvince ni Renita Fernandez, yung lola, na tawag nito, na mag full time itong bata. So kasi yung sitwasyon nila mahirap din. Yun naman ang focus ni Kibuloy, no? Ang focus ni Kibuloy sa kanyang conversion of members ay yung mga broken family, yung single mom or single dad o kaya broken family. Yun ang focus ni Kibuloy kasi yung bang walang strong family unit, no? Kaya lahat, majority, I'm not gonna say lahat kasi meron din naman sigurong, you know, mga iilan na nabuo yung family na naging convert ni Kibuloy. But mostly po sa mga converts ni Kibuloy ay mga single mom or single parents, broken family, no? So itong si Stephanie Ibarra, single mom, nasa lola yung nanay niya tsaka yung lola niya magkasama sa isang bahay. Kasi yung nanay ni Stephanie, yung bang tawag nito, nagtatrabaho sa gabi, ganun. So, may kapatid iso si Stephanie na si Ruth, babae din, older than her, ng 2 years, I think. So, si Stephanie, nung time na kinumpins ni Renita Fernandez, itong lola nito, na naialay daw itong mga bata maging adopted ni Kibuloy. 5 years old si Stephanie and I think 7 years old si Ruth nung time na yun. Yung nanay, hirap din sa buhay, kaya pumayag. So, naging member sila at lumipat doon sa compound at doon na naging malapit na, inumpisahan na si Stephanie na maging malapit kay Kibuloy. Hanggang nasanay na yung bata, no? So sa ating stories, no, ito si Stephanie ay minor pa na inumpisahan ni Kibuloy kasi doon kapag bata ka na pumasok doon, hindi ka naman gagalawin ni Kibuloy, hindi ka iaalay unless you have your period, no, pag may menstruation na yung bata. So after the first menstruation, yan na ang sanctification na tinatawag, no? Ito naman, itong isa si Claudette. Itong si Claudette ay pamangkin to ng isang coordinator ni Kibuloy.
Isa din ito sa mga inner of the innermost na ngayon ay lumabas na. No? So, yan ang mga papel nila sa buhay ni Kibuloy. So, saan ba ito ngayon? Ito si Stephanie. Si Stephanie ay isa sa mga paboritong pastoral ni Kibuloy. Ngayon, si Stephanie ay siguro mga ano na si Stephanie ngayon, 30-something years old, 32 or 33. Pero hanggang third grade lang po ang natapos ni Stephanie. Kasi yan si Kibuloy, ayaw niya na paaralin itong mga ito. Lalo na to si Stephanie kasi maganda nga. No? Nung ano kasi nung bata to, natural naman na may crush-crush sa school, di ba? Nagagalit yan si Kibuloy. Kaya pinahinto. Oh, hanggang ano lang, grade 3 ang bata. Ngayon, titingnan mo parang ang galing magsalita pero lahat 'yun may ano, may binabasa. No? Kaya kawawa. Now, how can someone start with a new life na like na ganyan ang sitwasyon? Kaya for me no, ang mas awa ang nangingibabaw sa akin sa kanila. Pero hindi naman natin pwede kasi na it's because of the awa. Kalimutan na lang natin yung justice, no? Hayaan na lang natin na mag-propagate itong mga abuses na ganito. Kaya ganito tayo kasi gusto natin na mabigyan din sila ng new start ba? Ng bagong pagkakataon at makita natin na sana ma-enjoy man lang nila yung buhay. Ilang beses na din to si Stephanie na lumayas no sa compound pero laging nahuhuli kasi walang ano hindi marunong dumiskarte, hindi marunong mag-analyze kung ano yung dapat gawin. Meron bang lalayas na yung dala mo yung mga ilang suitcases na ang lalaki, lalayas ka tapos mag-tricycle, mahuhuli ka talaga. So ganun ang sitwasyon, hindi siya advanced na mag-isip ba compared sa ibang ano, sa ibang mga pastoral na may mga utak. Yung mga may utak talaga na pastoral, wala na. Matagal nang lumayas. Pero itong mga ano, medyo kulang ng kunti, nanatili doon. So, ganyan po ang ano, ang sitwasyon doon at ang mga papel ng mga ito. Sa susunod po, pag-usapan din natin yung iba pa. Na yung ibang mga pastoral ay nag-asawa na at anong nangyari sa kanilang mga anak. O bakit nila inaalay kay Kibuloy, pati yung mga anak nila, na mga minor, considering na dinaanan nila yun. No, it's mind-blowing kung malalaman ninyo kung ano yung mga totoong nangyayari. Pero bakit marami ang hindi nakakaalam? Bakit maraming mga workers at members na hindi nakakaalam sa ganitong gawain sa loob ng pastoral care? Kasi tago, bawal pag-usapan. Kasi doon naman kasi sa loob, kapag meron lang narinig na konti na sinabi mo, i-report ka kaagad. Kaya takot magsalita yung iba. Kasi sino ba naman ang gustong matrouble? No? So ganyan ang mga nangyayari. Kaya itong mga ginagawa ni Kibuloy sa mga pastoral, hindi alam ng maraming mga workers at mga members. Ngayon, magtataka sila. Oh, bakit kung hindi totoo itong mga accusation namin, kung hindi totoo itong mga sinasabi ko, bakit nagtatago yung pastor ninyo? Sige nga, sabihin, madali lang naman sabihin, di ba? Yan si Arlene Stone, sinungaling yan, yung mga sinasabi niya, hindi totoo, yung mga nilagay na mga witnesses dyan sa Senate, hindi totoo. Ipatunayan mo, hindi totoo. Di ba? Simple, very simple analysis. Oh, pero bakit? Bakit ayaw? Bakit siya nagtatago? Kasi he cannot dispute the truth. No, he cannot dispute. Kasi wala naman tayong layunin. Bakit tayo gagawa ng istorya para siraan yung isang tao? Ano bang makukuha natin? You know what we gain kung ganun ang gagawin natin? No, yan ang hindi naintindihan ng mga workers ni Kibuloy na hanggang ngayon ay mga loyal pa rin sa kanya. No? Ganyan. So kagabi yung ating live kahapon, no, may isang nanay na nag-comment doon sa live. Taga Baguio siya. Ang sabi niya sa akin, isa yung anak niya
na sumali sa youth camp. Kasi nga, binanggit ko doon sa previous live ko, no, yung mga events sa kingdom ni Kibuloy. Yung youth camp, children's camp, tsaka adult camp. At ano yung mga nangyayari sa mga camp na yan. So ngayon, itong 78 years old na nanay, nag-comment, sabi niya, isa daw siya, isa yung anak niya, na sumali sa youth camp at hindi na nakabalik, taga Baguio, hindi na nakabalik. At hanggang ngayon, itong anak niya ay pastoral pa rin, na kay Kibuloy pa rin until now. Pero anong nangyari, guys? Nung itong nanay na ito ay nag-complain, pumunta sa DSWD, pumunta siya, ang nangyari, kinasuhan siya ni Kibuloy. Pinakulong siya ni Kibuloy. Ipapakita ko sa inyo itong news na ito. Sandali ha, papakita ko. Kasi pinakulong siya ng sarili niyang anak because gusto ng nanay na yung anak niya ay makauwi sa kanila sa Baguio. Kasi nag-iisang anak lang, ang pangalan si Arlene Rilon. Isa siya sa mga naggumawa ng video. Sabi niya, certified pastoral ako. O, kami ang totoong certified pastoral. Yan si Arlene Stone, hindi yan pastoral. At gawa-gawa. So, isa siya sa mga naganon. Nagpalabas ng mga videos na pinalabas din natin dito. So, ngayon, gusto ko na ating puntahan itong kanyang nanay, no? Anong nangyari? Kasi ngayon, ang sabi niya sa akin kagabi, sabi niya doon sa comments, yung tatay daw, yung asawa niya ay namatay. Tapos, yung anak niya hindi man lang pinauwi para bisitahin yung tatay niya. Nag-iisang anak lang, wala siyang ibang anak. Ngayon, itong nanay na ito ay 78 years old na. Sabi niya, dalangin ko sa Panginoon na yung anak ko uuwi sa akin bago man lang ako mawala. Imagine guys, ang sakit kaya nyan. No, I'm a mom. Nanay ako. Tapos ganun ang mangyayari dahil lang kay Kibuloy. No. Sakit. So anyway guys, bago tayo mag-iyakan dito, gusto kong i-share itong news. Ito yung, ay Diyos ko, ang sakit ng aking dibdib. Ito yung nanay na taga Baguio na pinakulong nila. Sandali, i-share ko sa inyo itong screen na to. So ito guys, gusto ko kasi na maintindihan natin ang intensity ng anang pambubudol ni Kibuloy at intensity ng kanyang manipulation, intensity ng kanyang pag-damage sa mga buhay ng mga tao. Mabuti na lang tayo ay nakarisbak ba, pero yung iba na wala hanggang ngayon ay nandoon pa rin. Yun ang kawawa, no? So ito guys, papakita ko sa inyo itong news na ito. If you are not repentant, although you are physically alive in the sight of the Holy Father, you are in the grave. This is the day of the Lord. This is the hour of the Lord. Narito na raw ang second coming ni Jesus. Now, today, you are my son. Sa katauhan ng isang Pilipino, the bridegroom is here. Meet him. Si Pastor Apollo Kibuloy. Your spirit
have resurrected to eternal life. Sinasamba ng mga disipulo. Sinusuyo ng mga politiko. Pero sinusumpa ng mga dating miyembro. You want to let your life turn around in the right corner, in the right way? Follow what I said. This is the will of the Father. It's true! We don't grow tired! Tinaguri ang the appointed Son of God, siya raw ang sagot sa lahat ng krisis at problema ng bawat nilalang. You want to change your heart and have a prosperous, peaceful, united Philippines? Listen to me! Sino si Pastor Apollo Quiboloy? He was anointed as being the chosen of God. Ano ang obligasyon ng mga nananalig sa kanya? Nagbibigay kami ng tithes, nagbibigay kami ng mga offering. Yung TV pa niya, dito sa Davao, mga members ang nagbayad. Bakit daw siya dapat sundin? Ako ang boses ng Diyos para sa henerasyon natin. Ngayong gabi ating kikilalanin si Pastor Apollo Quiboloy, ang leader ng kontrobersyal na organisasyong The Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name. Uungkatin natin ang lawak ng kanyang impluensya at ang mga lihim ng lumalaki niyang kaharian. Bakit mo nagawa yun? Saan kayo nagkabali? Kung wala akong pera, paano ako magtatay? Imposible naman wala tayong pera. Ba't mo kayo nilalapitan itong mga politikong to? Nakikipagkaibigan. Dalawang oras mula sa Davao City, mararating ang Prayer Mountain ni Pastor Quiboloy, ang sentro ng kaharian ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Wow, look at that grass! Marami na kaming nabasa at nabalitaan tungkol sa organisasyon at sa yaman nito, pero walang nakapaghanda sa amin sa aming nadatnan. Maliwalas ang simoy ng hangin. Malinis at malalawak na mga hardin. Magagara ang mga bahay. At saan ka man magpunta, may musika. Parang nasa paraiso nga ako. Beautiful. Parang tayo nasa Disneyland dito. My name is Cheche Lasso. Nice to meet you. Sinalubong kami ni Pastor Apollo Quiboloy. So we're going to walk to the left because I think we're going to go to the yellow house. Inilibot niya kami sa Prayer Mountain. Isa lang sa napakaraming pag-aari ng kingdom. This is only 1 hectare lot before, owned by my father. Ito malaki na ngayon, it's a 10 hectare lot because I bought the adjacent properties. We put up a 5 million facility here, another building for... To expand. Ipinagmamalaki ni Pastor na 6 na buwan lang itinayo ang napakagandang Prayer Mountain. Isang 1,000 manggagawa ang nagtrabaho 24 oras para matapos ito. How do you fund this? Through the obedience of all of the sons and daughters of the Father Almighty of the Kingdom Nation. Meron ho bang pinapangako yung mga politiko sa inyo pag nagbibisita ho sila sa inyo? Wala. Ako yung... We believe... So yan guys, ganyan. Di ba magaling naman si Quiboloy mag-preach? Magaling siya magsalita, kaya marami siyang nabudol. Pati yung mga politiko natin nabudol ni Quiboloy. So ganyan ang siguro na sa hindi mga members, hindi nakaranas na maging workers o members ni Quiboloy, no? Siguro maano niyo matikman niyo ang way of manipulation ni Quiboloy and why na marami siyang mga nabubudol, marami siyang nabudol na kagaya ko, kagaya namin, no? Ganyan siya kagaling. So guys, kaya maraming salamat sa inyong pag-share sa ating mga video.
At because of that, no, marami po tayong mga natulungan. Every day, may mga bagong mga dating workers, mga dating members na super ano, super loyal doon kay Kibuloy. Tapos nabuksan na yung kanilang mga isipan. Nakakataba po ng puso. No, kasi hindi wasted yung ating mga ginagawa dito. At dahil na din sa tulong ng ating ibang mga YouTuber na nagka-tap in sa ating mga information dito, lalo nilang pinapalawak. Kaya marami po tayong mga naaabot, marami po tayong nasisave ng mga ano, ng mga soul, ng mga buhay. Kasi kung hindi po natin ginawa ito, hanggang ngayon po, kahit ganito na ang sitwasyon ni Kibuloy, nagtatago na, siguro sila nag-aano pa rin, nagsusulisit pa rin, namamalimos pa rin dyan sa daan para kay Kibuloy. But because sinamahan ninyo ako na i-propagate itong mga ganitong information, medyo takot. Mayroon pa siguro mga iilan-ilan, no? Kasi ano bang kakainin nila kung hindi sila magpapalimo sa daan? Iyan lang naman ang way of, ano nila, a way of income. So, meron pa rin siguro na mga patago na nagsusulisit at mga nagtitinda na kung ano-ano dyan sa lansangan, no? Pero, at least, alam na ng mga tao, marami na ang aware kung sino sila at ano yung kanilang layunin para kanino yung mga pagtitinda nila. No, kaya maraming salamat po. Magbabasa tayo ng ilang mga comments, no? Severino Calob, mapagpalang umaga. Thank you so much. Rina Odermatt, hello Ma'am Arlene, watching from Germany. God bless abundantly. Salamat po, Rina. Sa mga taga ano, sa ating mga taga Germany diyan, thank you for being here, thank you for watching. Bobby Kalunsag, Italy time is, oh okay, so ano na pala diyan, 23:54. Okay, salamat po. Rodolfo San Jose, good day Miss Arlene, good day din sa iyo Rodolfo. ABM Electronic Bulangi, BR2, good morning po Ma'am Arlene, thank you so much, good morning din sa iyo. Batadosya, Kibuloy's Angel. Yes, yun ang mga Kibuloy's Angel. Dani Pitalana, Marosco, gamit ni Pacquiao, kung ako kay Pacquiao, hingi siya tawad kay Lord pagkatapos by Shell Hubit. Good naman, parang si Judas. Ruel Laksamana, good afternoon, Miss Arlene, watching from South San Francisco, California, praying that all your time and effort pursuing this matter for the sake of justice will come into fruition. God bless. Yes, salamat po. We are getting there, no? Sa ganitong sitwasyon ni Kibuloy na nagtatago siya, I think that's a big hassle for him. Yan na ang ano, ang justice, no? Parang hindi man siya nakulong pero nagtatago siya. Isanay naman siya sa ano, 'di ba? Sa spotlight. Mahirap kaya 'yan sa kanya. Nawala siya sa spotlight. No? Walang mga assistant na nagki-cater sa kanya. Yung bongga na style niya, na lifestyle niya. Ay, wala, paano ka maging bongga kung ikaw ay nagtatago? 'Di ba, yung mga expensive taste mo? Oh, paano? Wala talagang ano to. Hindi man tayo satisfied sa expectation natin because we expected him to be in jail, no? We expected him to face us, no? Pero sa ganito na nagtatago siya, I think it's really hard for him, no? So hanggang kailan siya magtatago or hanggang kailan siya itatago ng kanyang best friend? Yun ang ating aabangan. Divine Grace, Ma'am Arlene, ang sabi ni Pacquiao noon na pupunta daw sa korte at haharapin niya. Ngayon, meron na warrant galing korte, nagtago naman. Big liar talaga si Pacquiao, Ma'am. Nakakainis. Yes, big liar talaga. Ganun siya, guys. Kaya sinasabi ko sa inyo kung ano yung mga sinasabi ni Pacquiao. Expect the opposite kasi the opposite is true. Yung mga sinasabi niya, pakunwari lang yan. Oh. Tingnan nyo, sa korte, andyan na sa korte, nagtatago. Tama po kayo. Ganyan ang style ni Pacquiao. No? Bata Bosha will pray for you, Arlene, and your family and everybody else. Salamat po. PG, good. God really answers prayer. Yes, He does answers prayer. No?
Darlo, Darlo Bibida, hello Idol Arlene, maayong buntag. Maayong buntag din sa iyo, Darlo. Dolores Calayag, watching from LA. Wow, ang bilis ng aking comments. Okay. Rehilio watching. My gosh, hindi ko mabasa agad. My gosh, ang bilis ng comments. Mateo Karingal, good PM. Arlene, watching from Alberta, Canada. Hello po sa mga Canada. Nabanggit natin yung dalawang Canada dito na pastoral. Sila yung may-ari sa Canada. Lisa Kayong, grabe. Nga, Sister Arlene, si Kibuloy lang napunta pera sa halos 20 years. Diba, Lisa? Oh my God. Isa ka rin pala sa mga biktima ni Kibuloy. 20 years ka, nagtatrabaho sa abroad, tapos doon lang kay Kibuloy napupunta. Oo, alam ko yan. Kasi nung nandoon ako, yung taga-home ko, yung mga OFW talaga ang inaasahan ni Kibuloy na magpa-fan sa mga project niya. Kahit yung television ministry. Kami naman, mga workers, yung aming responsibility noon, yung mga buildings, no, yung pag-build ng maliit na katedral niya, tsaka yung tawag nito, yung Bible School, na ginawang opisina at ginawa ding bahay niya. So, sa ano namin yon, katas ng aming pawis, hanggang yung tamayong na yan, yung prayer mountain na yan, katas ng pawis namin yan, katas ng aming pagpapanggap na pipi at bingi yan, yung tamayong na yan. Na, ang laki kaya ng mga goal namin everyday para ma-put up yung tamayong na yan. Sasabihin ni Kibuloy, galing sa pagsusunod ng Kingdom Nation member. Dahil sa pambubudol namin, dahil naniwala kami sa iyo, nambudol din kami ng iba. Ganun lang yun eh. You know, rifle effect. Oh, binudol ka, tinuruan kang mambudol, kaya naging nambudol na rin kami. Imagine, nagpapanggap ako ng pipi at bingi. You know, when I look back, no, sa ginawa kong yan, I'm not proud of what I did for Kibuloy. Kahit nung time na kinonvince ko yung member, guys, ito, masakit talaga. Ma-remember ko, my gosh, habang nagsasalita ako dito. No, may isang member doon sa Usamis na may cancer, may breast cancer, ano siya, teacher. Tapos yung kalabaw niya, at saka yung lupain niya, ay ipiprenda niya para sa treatment niya. Alam niyo guys kung anong ginawa ko? Kinonvince ko siya na ibigay na lang yung pera doon kay Kibuloy. Ibenta yung kalabaw, ibigay doon kay Kibuloy kasi yung miracle ni God ay papagalingin siya. Naniwala naman yung member. Yun, binigay lahat doon kay Kibuloy. And I don't know what happened to her after that, kasi hindi na ako bumalik doon. Naawa ako. Kaya, ito, parang ano ko na to eh, parang risk back. try to fix the things that was broken. No? Pero hindi ko naman ma-fix yun. Kasi sa akin, biktima lang din ako noon. Hindi ko alam na nabudol pala talaga ako. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin yun. Pero nakaraan na yon, hindi ko na mabago, hindi ko na ma-change yung past, no? Yung past na mga ginawa ko, hindi ko na ma-change. Kaya ito na tayo ngayon. Let's just do what we can para salbahin itong mga tao, yung mga kababayan natin na FTWs, yung mga members na mahihirap, na hanggang ngayon naghihirap. Sana yung iba, iwan ko lang kung makuha pa nila yung mga properties nilang binigay kay Kibuloy. Ang daming mga workers, no, na dati may mga kaya yung mga pamilya. Oh, bininta yung kanilang mga ari-arian doon. Sumama doon kay Kibuloy, lumipat dyan sa compound. Ang nangyari, naging tagabungkal ng lupa, taga-alaga ng mga bulaklak dyan. Oh, tapos kung ano lang yung ipapakain sa'yo, yun lang. Wala kang freedom, wala ka pang yung pagkain mo, very limited. No, yung hindi ka makabili ng gamit. No, wala talagang ano, I don't know what kind of life. Pero kung yan ang gusto nyo, then go ahead. Oh, sa akin lang naman, kung sino yung gusto o naghanap ng more, you know, if you want more of life, then start where you are. Oh, kasi yung mga nakaraan natin, hindi na natin kayang balikan yun eh.
hindi naman ako proud sa mga ginawa ko noon for Kibuloy. Pero ginawa ko yun not because of Kibuloy. I thought that I was doing that for God. Sino ba naman ang nakakaalam na yung mga ginawa pala namin ay para pala talaga yun kay Kibuloy? Na ang layunin namin ay maglingkod sa Diyos. Kasalanan ba yun? Kasalanan ko kasi nag-desire ako na maglingkod sa Diyos. Nabutol na lang. Ayun. Pero we learn our lesson. No? Alright. Nestor Bulaglag. Doon nagpapasarap si Digonggong na pa. Nagparaos palagi sa mga pastoral girls. Okay, Nestor. Thank you, Elvin Rivera. Good morning. Thanks for you. Thank you, Will Burns. Lahat ng kwento ni Arlene Stone ay paninira kay Pastor Kibuloy, sabi ni Will Burns. Dahil akala daw ni Arlene Stone ay mapupunta sa kanya ang ari-arian ni Pacquiao kapag nakulong si Pacquiao, sabi ng kapatid. Wow! Maganda po ang buhay ko dito sa US, Will Burns. Hindi ko kailangan yung mga ari-arian niyo na galing naman sa pambubudol. No, hindi ko kailangan. Kahit ibigay niyo pa yan sa akin, hindi ko kailangan. Ibigay niyo na lang yan sa ibang mga workers at mga members na nawala ng mga tahanan dahil dyan sa paglilingkod sa inyong Panginoon na nagtatago, na walang bayag. No? Wow, grabe kayong magpopulate ng stories. No, para lang pagtakpan yung mga ginagawa ninyo. Baka ikaw gusto mo yan. Wala ka kasing ibang mapuntahan, hindi mo kayang pakainin ang sarili mo. Kaya kahit ginawa ka ng alipin, okay lang sa'yo. Kahit imudmud pa yung ano mo, yung mukha mo sa lupa ni Kibuloy, okay lang sa'yo kasi wala kang mapupuntahan. Takot ka. Katulad ka ng boss mo, walang bayag. Kaya kung ikaw lalaki ka, manindigan ka. Alagaan mo yung sarili mo, pakainin mo yung sarili mo na hindi ka umaasa sa ibang tao. Ako, babae, hindi ako umaasa sa ibang tao. Kaya hindi ko kailangan yung mga properties niyo dyan kasi meron akong property. Sarili ko. So, salamat. Sabi niya dito, Will Burns, you thought you can own the properties of KUJC if you put Pacquiao in jail. That is why you keep libeling Pacquiao. O bakit yung Pacquiao nyo hindi nagpapakita? Ano ba pakialam ko sa mga properties ninyo na galing sa pambubudol ng mga tao? No. Kayo, puro kayo pera. Sabi nila, yung mga workers, kami, pumasok kami doon dahil sa pera. Tapos lumabas daw kami na walang pera. Ay may pera daw kaming mga bit-bit. Hindi nila alam, lumabas kami na damit ang mga dala namin sa ilang taon namin pagserbisyo dyan kay Kibuloy. Pati yung aming education, yung aming future ay hindi namin nagampano, hindi namin na work out. Kasi itong mga worker na ito na nandito sa ating sa ating channel, wala silang mapuntahan. Kaya sunod-sunuran na lang kahit mga lalaki, walang mga bayag. Ganyan ang mga worker ni Kibuloy, pero mambudol yan, magaling yan. Nagpapanggap din yan ng mga pipi at bingi. Hanggang ngayon, magising naman kayo. Ano na tayo ngayon eh? A digital world na tayo. Maging digital na rin yung pag-iisip ninyo. Huwag na yung para pa rin kayong mga taga-bukid. Dexter Anastasio, asan na ba yun? Ang bilis. Eduardo Lubao, good afternoon sis. Ay, naku, ang bilis. Ang bilis niyo mag-type kaya. Heart 124, sana makulong na si Kibuloy, ang dami niyo na uto. Yes, sana makulong na talaga. Miguelito Turingan, all properties pati chicks ni Kibuloy ay ipinamana na kay Digong niyo. Paano na maghihiwalay? Oh my goodness, JMC Pastor ang manifestation sa Old and New Testament. Hala, si Pastor daw nila ang manifestation ng Old and New Testament. Ganyan ba ang manifestation wanted? Ganyan ba nagtatago? Sino ang nagmanifest sa kanya? Sa kanyang mga ginagawang mga illegality, sa mga criminalities niya? Uy, magising naman kayo. Hindi kayo kinikilabutan sa mga sinasabi niyo na siya yung manifestation ng Old and New Testament dahil sinabi niya yan, naniwala naman kayo? Ano yung basihan? Sige nga, basihan ba yung pagtatakbo niya? Pagtatago niya ngayon? Yan ba? Sino bang nagtago sa mga, si Jesus Christ ba nagtago
sa Old Testament, sino ba yung mga prophet o mga kings? Nagtago ba sila? It's because they have to face the consequences. Ayaw nila. Mga irresponsible ba sila? Hindi. Yung Panginoon ninyo na si Kibuloy na walang bayag, siya ang irresponsible. Siya ang embodiment ni Satanas. Hindi siya ang embodiment ng Old and New Testament. Embodiment siya ni Satanas. Makaano ba yun? Hindi ba kayo nakinikilabutan yan? My goodness. Ano-ano pinagsasabi nyo? Anis, OFW Vlog 59. Dito sa Hong Kong, marami pa rin mga naghihikayat last Thursday, holiday dito. Sa Hong Kong, may mga nagbibinta pa rin, lumapit sa akin, nag-i-invite. Sabi ko, nasulid, katulik ko ako. Grabe, no? Hindi sila talaga sumusunod sa batas. Kahit naman dito, di ba nakaano na sila, nakasanction na sila dito sa US. Pero may mga, yung mga workers ni Kibuloy, nagtitinda pa rin ng mani. Mga mani yung mga tinitinda nila dito sa lalo na diyan sa ano sa New York no at saka sa LA. Yan, nagtitinda ng mga mani. Hindi sila talaga sumusunod sa batas kaya I'm not surprised kung diyan sa Pilipinas kahit ganito na yung sitwasyon nila ay namamalimos pa rin sila at nagtitinda pa rin ng kung ano-ano sa mga jeepney, sa mga buses, sa lansangan. No, kasi wala silang sinusunod na batas. Kaya kailangan na talaga nating makuha itong si Kibuloy na ito at ipaharap para itong mga ano, mga followers niya na walang brain, sana magkaroon ng brain. Okay, JM, lahat obedient para sa maihayag ang kalooban ni Kibuloy. Truth, JM, yawa kaayo ni si Lolo Manyak Kibuloy. Embodiment siya ni Satanas talaga. Sino kaya? Hindi ko ma-gets talaga itong mga the way they think, no? Itong mga followers ni Kibuloy, mga workers ni Kibuloy. Kahit yung fax, ipakain mo na sa kanila. Kakainin pa rin nila yung kain ni Kibuloy. Hindi yung fax. Ay, Diyos ko. Dapat lang magsama-sama na kayo sa impyerno ni Kibuloy kung ayaw niyo. Wala naman kami pakialam sa inyo. Bakit ba? Kung gusto nyo tumalon sa impyerno, tumalon kayo. Ang sa amin lang naman, kung sino yung gusto maligtas, kung sino yung gusto na makaalam sa katotohanan, sila lang. Pero yung ayaw, sige, tumalon kayo sa impyerno. Magbigti kayo kasama ni Kibuloy, wala kami pakialam. Diba? O, sino ba? Ano bang makukuha natin? Ano bang makukuha namin sa inyo? Wala. O, pero bakit natin ginagawa to? O, because we are human and we believe na meron tayong lahat tayo, meron tayong responsibility to each other. No? Pero, kung gusto nyo, freedom of choice nyo naman yan, di, tumalo na kayo sa impyerno, magbigti na kayo kasama ng boss nyong si Kibuloy, magtago na rin kayo. Yubi, sana mag-atulad nito, patulin agad ang kapag hindi na umabot millions member, gagawin payo. Payong ang mga members kapag nagkakaroon ng mabigat na kaso. Patulan agad ang palakpak. Yubi, thank you. Heart 123, may nakapanood ako na interview sa kanya nung nag-interview foreigner. Yung title was, I am the son of God. Parang kinikilabutan ako. Yun nga. Pero believe na believe itong ano, itong mga members ni Kibuloy, no? Na sumusunod, na nakapikit ang mata. Ganyan ang ano nila. Guys, ang daming mga comments. Hindi ko na po mabasa lahat, no? Kasi lumagpas na po tayo sa isang oras. So, magbabasa tayo ng tatlo lang. Tatlo. Mini-mini-mini mo. Ang gagawin natin. Okay. Michelle Kilas. Kadalasan po ng mga nakikita ako sa sasakyan sa bus or jeep. Mag-pray for safe travel daw po sila. Ba yun? No, hindi sila yun. Super bait yon kung sila yon. Hindi po sila ganyan. Iba yung style nila. Mga bastos sila. Pag may mga bastos ng mga tao na nanghihingi, sila yan. Yan ang ano, kalakaran dyan sa kingdom. Kasi feeling nila sila yung ano eh. Sila yung may-ari ng mundo. Feeling nila yung mga tao mag-bow down sa kanila. Kasi yung boss nila, si Kibuloy. At si Kibuloy ang may-ari ng mundo. Kaya, therefore, they feel na entitlement sila, entitled sila sa mga ano, mga respect, kahit mga bastos sila, kailangan silang irespeto. Yun ang mentality nila. Kaya pag may nakita kayong mga mabuting tao,
may dignity diyan sa kali na nananalangin. Hindi po yan galing kay Kibuloy, pero pag mga bastos kay Kibuloy yan. Tingnan mo naman yung ano, yung puno, di ba? Oh, kung ano yung puno, yun talaga ang bunga. So yung mga bastos na makita niyo diyan sa kali na nagtitinda o nanghihingi, sigurado kay Kibuloy yan. Lene Bungat, GM tama, bilog ang mundo noon, mamahiyagpag sila ni Dutae at Kibulok. Ngayon, malapit na sila sa pagbagsak nila. Yes, sana guys, paulit-ulit natin sasabihin dito sa ibang mga vloggers natin, no? Wag na tayong bumoto ng Duterte, kahit sino pa yan. Kahit anong posisyon, pare-pareho lang yung kanilang mga dugo. Oh, gusto nilang pumatay ng tao para igalang sila, para magmukha silang God at Queen, no, King and Queen. No, wag na guys, let's learn our lesson. Pumili tayo ng maayos sa mga tao, yung may puso, yung may malasakit. We don't have to select the most smart person, no, ang sa atin, yung may puso. Because kung may puso tayo, they will incline to do the right thing. No, pero kung itsura lang, lalo na dagdagan mo pa ng ano, ng tawag nito, ng kayabangan, ay wala tayong mapala. Tingnan mo yan si ano, si Rubin Padilla, Robin Hood Padilla, ano bang naibigay, ano bang naiambag sa ating bansa? Wala. Oh, sayang yung mga tax ninyo, pasahod lang diyan. Kaya next election guys, matuto tayo, pumili tayo ng maayos. Wag na yung mga Duterte. Tingnan nyo yan si Basti dyan sa Davao. Inumpisahan na naman yung patayan dyan sa Davao. Hindi na sila natuto. Hindi talaga natuto itong mga Duterte. Akala talaga nila no, na sila yung ano. Pag-aari nila yung ano, yung Pilipinas. Kung ano yung gusto nilang gawin, ginagawa nila. They don't even think the consequences. They don't even think kung ano yung ano, kung ano yung posibleng mararamdaman ng ibang tao. No, grabe. Walang ano, walang consideration. Oh, kasi mga yawa na sila. Kasama ng Kibuloy na 'yan. Ano kasi yung espiritu ni Kibuloy talagang nagpa-fly over diyan sa ano, sa mga tao na kapaligid sa kanya. No? Hey guys, salamat. I'm sorry. Medyo ano tayo ngayon. Medyo excited. Oh my gosh. Salamat guys for being here. At sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please subscribe our channel para lagi po tayong updated, no? At mas marami pa po ang makakita o makarinig sa ating mga information dito. No, marami pong salamat talaga sa lahat ng support ninyo, sa mga financial support, sa mga prayers ninyo. Salamat po. No, God bless po sa lahat, and I hope you guys will have a good weekend, no. Bye-bye and I love you guys. Thank you for being here.